What's up mga kapedal? Sa video na to, meron tayong MTB Hubs na iti-check. Itong brand na ito ay lagi ko itong nakikita sa mga Facebook groups. Kasi isa ito sa mga mabiling hubs ngayon. Unang-una, napakadaling bilhin. Halos lahat ng mga bike shop meron nito. Available din ito sa mga online bike store sa Shopee. And syempre, yung price nito ay napaka-reasonable. Saktoon lang ang price at di naman sobrang taas. Bago tayo mag-start, shoutout muna nga pala kay Tito Pogi Selom sa pagpapayaram sa akin ng hubs na ito. So, start na natin. So, first impression, yung box, nakalagay sa taas yung brand name which is Speedone, tapos sa side yung details ng hub. So, ipost nyo na lang para makita ninyo yung details ng hub. So, pagbukas mo ng box, bubungad sa'yo yung dalawang hubs. Tapos meron siyang conversion para sa true axle. Ang kinagandahan pala ng hub na ito, pwede mo siyang convert sa true axle para may lagay mo siya sa mga true axle ready na mga frame sets. Tapos meron pa siyang mga dalawang skewers, yung front tsaka yung rear. So yung color pala nito ay all slick. Ito yung parang tumagas na langis. So yung available na colors dito ay black, blue, red, gold, titanium at tsaka yung or yung gunmetal pala. So yung print nito ay simple lang, yung nakalagay dito yung logo ng Speedone, tapos yung model ng Speedone which is yung Soldier. Tapos nakalagay din dito sa side, meron ding another Speedone sa side, tapos dito made in Taiwan, kaya sure kayo na matibay talaga. Tsaka dito yung parang serial number ng hubs. So itong likod ng hub ay 135 by 10mm hub spacing. Pwede mo itong i-convert sa true axle gamit itong mga conversion kits natin or yung end caps na pang true axle. So tatanggalin mo lang tong end cap na pang quick release tapos ipaparit mo lang tong end cap ng true axle. So magiging 142mm non-boost na siya nun. Tapos yung material na ginamit dito ay 6061 aluminum or T6 alloy. Tapos 32 holes ito, ito yung bilang ng spokes na pwede mong gamitin or ilagay. Tapos sa disc brake mounting naman niya is 6 holes or 6 bolts. And then sa prehub body naman nakalagay is 6 poles and then 12 speed. Ang prehub body nito ay regular prehub body na Shimano Hyperglide prehub body. Ang bearings na ginamit dito ay Japan SNS bearings. So dalawang bearing dito tapos dalawang bearing sa prehub body. Dalawang bearing naman dito sa front hub. So dito 32 holes din para sa mga spokes na pwedeng gamitin. Tapos 6 holes din para sa disc mount. Pagdating naman sa mga skewers, yung front nito ay 15 by 100 mm. Yung rear naman ay 12 by 142 mm. So sound check natin yung hub. So ito yung alam kong inihintay ninyo. So yun, labas muna ako. Pupunta ako kila Tito Pogi, kukunin ko yung bike niya, tapos papa-install ko itong mga hubs din sa bike niya. Punta tayo doon sa Mateo's bike shop, doon natin ipapalagay. What's up mga kapital? So ito, nakuha ko na yung bike at napa-install ko na yung Speedone Soldier na hub. So sound check natin. Ang latest version ng Speedone Soldier hubs. Naglalaro ang price nito sa 3 to 4,000 pesos depende sa bike shop na nagbebenta ng hub na to. So kung naghahanap kayo ng sulit at quality pero pasok sa budget na MTB hubs, try ninyo itong Speedone Soldier hub.
So dito ko na din tatapusin tong video na to. Like, comment, share, and subscribe. Like kung nagustuhan mo tong video na to. Comment kung anong experience ninyo sa MTB Hub na ito. Share para makatulong tayo sa mga kapital natin na naghahanap ng MTB Hubs. At subscribe ka na din kung bago ka pa lang sa channel na to. At i-on mo na yung notification button para updated kayo sa mga upcoming videos ko. So hanggang sa muli, right safe mga kapital!